Nasa pre-surge level na ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa Octa Research. Ibig sabihin, kasing baba na ang mga naitatalang kaso noon bago sumipa po ang bilang ng COVID-19 cases. Sa Metro Manila, mahigit na 600 na lamang ang average na kaso sa nakalipas na 7 araw. Halos katulad ito noong buwan ng Hulyo bago nga kumalat at lumobo ang mga kaso hatid ng Delta variant. Ayon sa Octa Research, nakatulong dito ang mga lockdown at ang pagbabakuna. Pero mungkahi po ng grupo, simulan na ang rollout ng mga booster shots. Ito'y bunsod nga ng mga report na buwang baba po ngayon ang bisa ng bakuna, 6 hanggang 8 buwan mula nang iturok ang second dose nito. Once the vaccines start losing their effectiveness, we might see more outbreaks. That is possible. That's why we support having the booster shots even before it happens. Targeto naman ng pamahalaan na masimulan na ang pagtuturok ng booster shots sa November 15, kaya ang Filipino Nurses United ay inaabangan na nga ang naturang booster shot. For protection, dahil every single day, every hour, every minute, naka-risk ang buhay and safety ng mga health workers, mga nurses na nakaharap dyan sa pandemya. Sa panayam po ng programang ito, sinabi po ni Dr. Bajari Latip ng BARMM Health Ministry na problema nila ngayon na marami po ang namimili nga ng bakunang gustong iturok. Gayon din ang pagtanggi ng ilang mga seniors, pagpapakalat po ng fake news at mga malalayong barangay. Malaking hamon din anya sa kanila ang cold storage na iimbaka nga ng bakuna, lalo na sa mga lugar na mahina ang supply ng kuryente. Yan po ang aming challenges kasi voluntarism itong vaccination, no? Hindi namin mapilit yung ating mga kababayan dahil siyempre ito naman ay talagang voluntary lang. Pero nakikiusap po kami sa kanila dahil ito naman ay para sa kanilang kapakanan at magpabakuna para at least ma-address natin yung issue dito sa COVID-19 pandemic. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.